Kamusta mga tol? Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, abay may junior pa pala. Ang tagapagmana ng mga Ayala, isa tagapagmana ni Jimmy Butler. Ay tirahin na natin yan. Pero bago yan, atyara muna tayo. Focus lang sa goal. Okay, diretsuhin na natin kagad mga tol, no? Bakit ko ba sinabing tagapagmana ni Jimmy Santos etong si Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, may junior pa pala. Eh kasi mga tol, no? Yung laruan itong batang to, sa tingin ko ha, hawig na hawig talaga sa laruan ni Jimmy Santos eh. O ito, simulan natin dito ha. Ang kadalasang pwesto niya kasi dito sa corner eh, no? Tapos ayan, sumalaksak sa baseline. O yan, o ha, diba? Kaalawang Jimmy Santos siyang ganyan, diba? O yan, paulit sa corner, tingnan niya, oh. Tingnan niyo yung salaksak niya, o yan, diba, o? Parang Jimmy Santos talaga yung galaw na yan, diba? Yung medyo mabagal na salaksak, hindi nakayuko, medyo nakastraight yung katawan. Tapos titirahan ka ng parang ewan at tira, yan, o, pahookshot pa nga, oh. At ayun, inulit pa nga niya. Tingnan niyo, oh, pumeke, sumalaksak. Tingnan niyo yung katawan, mga tol, oh. Ang balak lang talaga niya, bumunggo, tsaka manggulang, eh, no? Kahit yung pasimpleng gulang na yan, eh, pagkuha ng paulo bago tumira, style Jimmy Santos din talaga yan, eh. Ewan ko lang, mga tol, ha, kung si Jimmy Santos ba yung nagturo sa kanya ng mga ganyan, eh. Pero yan, tingnan niyo, oh, kuwang-kuwa talaga ang kagulangan ni Jimmy Santos pagkuha ng paulo pag sumasalaksak. Tsaka yung peke, tingnan niyo, oh, style na si Jimmy Santos talaga yan, di ba? Lusot, eh, oh. O yan, paisa, tingnan niyo. Tingnan niyo yung katawan. Langyeng, straight body talaga eh. Tapos kung ano nung made in China pinaggagawa, sabay titira na ganyan, patay ka dyan. Eto nga mga tol, nakakatawa nga to eh. Fast break to ha. Ang nasa likod niya si Lolo Bron, baka abuto tayo siya sa likod eh, no? Eh tingnan niyo ginawa, pumeki sa fast break, oh. Si 2 points tuloy yan. O yan, like niyo ha. Huwag kalimutan mag-like na hindi maapektusan ha. Mag-like ka na. At kahit sa mga poste mga tol, makikita niyo yung ganyan. Pepeke muna yan bago sumalaksak. Layup yan. O yan, paisa, tingnan nyo, pumeki na naman, diba? Kumagat naman, tapos strong drive na tapik na nga, na reverse pa rin, hanip ko na tol, ha? O yan, paisa, poste na naman, pumeki na naman, ayun, kagat tuloy, sumalaksak, reverse na naman, nice! Paborito ng Pinoy yan, mga tol, eh, no? Yung ganyang galaw, pepeki muna bago sumalaksak. Tingnan nyo si Kai Soto, ginagawa rin madalas yan, diba? Pero pag take off niya, tingnan nyo, oh, tingnan nyo katawan sa ere, Jimmy Santos sa Jimmy Santos talaga yung ganyan, eh. Ayan pa, tinan nyo yung salaksak niya, oh. Walang yala kasi, no. Katawan sa katawan, laman sa laman, buto sa buto. Yung bagsak eh, oh, foul counted pa nga. Na again mga tol, isa sa mga katangian ng salaksak ni Jimmy Santos. Mapuwersa, malakas, tatalunin ka talaga sa bugguan eh, no. Although, hindi ganun kabilis yung mga salaksak niya. Pero yung puwersa tsaka gulang, andun pareho eh, no. Ay, tinan nyo, nice gulang, oh. Dinikit muna yung katawan, tsaka inilayup, nice. Tsaka yung ganito mga tol, oh, sasalaksak. Pero pag malapit na, bigla magbabay daw na ganyan, no. Tungkab naman yan. O yan pa, tingnan nyo, oh, sumalaksak siya, diba? Tapos biglang tumigil, nice dribble, oh, by the way, patay ka dyan. Although yung napansin ko, mga tol, no, hindi talaga siya magaling sa ganito, eh. Marami siya sablay sa mga ganitong tira, ha. Hindi ko lang talaga nakuha yung ibang sablay niya, eh. Pero marami talaga yung sablay niya kesa dun sa mga shoot niya. Pero style Jimmy Santos na naman yan, mga tol, ha. Pero meron naman siyang sariling style niya. Ito, ganito, oh, yung pihit na ganyan sa mga salaksak. Eh, no, iwas si Joshua at ibang lista, layup yan. Hindi ko kasi naaalala ng ganyan si Jimmy Santos. Parang hindi siya pumipihit madalas ng ganyan eh, di ba? Pero itong si Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, baby junior pa pala, eh mahilig talaga siya pumihit ng mga ganyan. At yung ganyang pihit mga tol, maganda talaga yan ha. Pero sa ating kasi, sobrang higpit talaga ng mga referee sa ganyan eh. Tinatawagan kadalasan ng referee na traveling yung ganyan eh. Kung titingin naman natin mabuti, hindi naman talaga traveling no. Kasi nga, ayan pa lang yung gather oh. Isa, dalawa, so hindi talaga travel yan. So kung magagaya nyo yan, goods talaga yun ha. Sobrang effective yung spin mo mga tol ha. Kung titingnan nyo kasi, matik kasi yan eh. Papoprotektahan mo yung bola, automatic. Kasi nga, ayan oh, nakatalikod ka sa defender pag pumihit ka eh. Ayan, pahugsat na naman, nice. O yan, tingnan nyo, ang bagal na naman sa laksak niya, diba? Style Jimmy Santos nga yan, diba? Ang pihit, style Jimmy Santos din. Binunggo muna yung braso ng defender, pwede pang atawagan ng foul eh, no? O yun, sa full talaga eh, oh. Nice gulang, tol. At dyan mga tol, dyan yung pinakamaraming attempts niya sa laro, sa loob talaga eh. 63 out of 19 lang siya dyan, 63.6%, mataas yun ha. Mas mataas yun sa league average na 59.2%. Well, ang nagpapataas kasi sa percentage niya sa loob, eto, yung mga ganitong tira, o yan, pumasok na nga. Kasi diba nga, sa corner siya madalas nakapwesa, diba? Tingnan nyo si Lamelo Ball, oh. Iniwan siya, diba? Sinabayan niya ngayon ng cut, nice pass, tak-tak! Sobrang dami kong nakitang ganito, mga tol, na mga cut. Galing sa corner, ha? Eh, tingnan nyo, nice cut na naman, oh. Nice pass, oh. Easy 2 points na naman. Eto pa, tingnan nyo, oh. Weak side corner na naman siya. Tumulong na naman yung tao niya, iniwan na naman siya. Sinabayan na naman niya ng cut, nice pass ni Arjo. Oh, may pal para, sabi ni Rep. Nagustuhan ko talaga yung mga cut niya na ganyan galing sa mga weak side. Alam nyo kung bakit? Eh patuloy nyo, oh, dak-dak! Kasi mga tol, ano ba yung role niya dito sa Miami Heat? Star marker rin ba siya? Hindi, di ba? Role player siya. Kaya ayan, tinan nyo, oh, nasa weak side siya palagi, nakapwesto. Pero ayan yung cut niya, tinan nyo, ang ganda, oh, nice pass, Arjo, dak-dak!
Kumbaga mga tol, no, kahit wala siya sa main play ng Miami Heat, alam talaga yung role niya sa weak side. Eh tingnan niyo, ganda naman ang katawan, nice layup 'yon. Kasi nga, andiyan si Jimmy Santos sa Miami, 'di ba? Siya yung star margarine ng Miami Heat. Pero tingnan niyo to, oh, lumipat siya ng pwesto kung saan papasahan siya ni Jimmy Santos, easy 2 points na naman tuloy 'yon. Okay naman, 'di ba? Kahit nasa weak side lang siya, threat pa rin siya palagi kasi nga ang ganda niya kumat. Ayun tingnan niyo, napasahan na naman, floater pa nga. Isa lang yung nakita ko play ng Miami Heat na talagang para sa kanya. Ganyan, tinan niya, oh, iskin na siya papunta sa strong side. Ayun, oh, ginamit na naman yung bala Jimmy Santos sa kagulangan. Nice naman. Kaya pa, tinan niyo yung play, oh, iniskin na siya ni Bam Aquino Bayo. Pag napasahan niya si Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, ay may junior pa pala, talagang nakabuelo siya. Ayun, tinan niyo, ayun na naman, oh, mala Jimmy Santos na naman na peke. Ayun, napatataka tuloy. Oh, ito pa, same play lang din halos eh, no? Nice pa siya, no? Pero nag-chacha yung walang yan, traveling na yan, ref. Pero parado yung pito ng referee. Ayun, mala Jimmy Santos na peking na naman ginawa, sumapit pa nga. Traveling naman kasi yun, ref. Eh, tingnan mo, oh, dalawa na nga tumawag para sa'yo eh. Now, sa 3 points mga tol, no? 38.5% siya ngayong season, mataas yun ha. Pero kapag tinignan natin yung shot niya, tingin nyo, oh, paldugan talaga siya sa kanan eh. 6 out of 23 lang siya combined sa right wing tsaka right corner. Ang tanong natin eh, problema ba yung ganyan? Actually, parang hindi naman eh, no? Kasi baka nagkataon lang, eh, no, kumalugda nga. Kasi kanya, tingnan nyo, nag-aayos pa nga ng headband eh, oh. Eh, pinasa kagad sa kanya. Eh, hindi pa nga nakaayos yung headband, paano makakashoot siya, di ba? Kaya pag tira niya, nahulog pa nga yung headband, eh, talaga mabimintis siya, tanggal yung headband eh. Okay pa, tingnan nyo, kick out na naman sa kanya, open na open yan ha. Teka lang tol, nakasuot mo yung headband mo. O tol, nakasuot na, o tira mo na. 4-3, patay ka dyan. Pero kasi mga tol, no, yung mga legit na corner guys, left corner tsaka right corner, parehong magaling talaga yung mga yun eh, no. Pero ito, mahina pa talaga siya ngayon sa kanan. Pero yan, pumasok naman yan ha. Pero sa kaliwa, kumpiyansa talaga, walang yan, taas na percentage sa kaliwa eh, no. Ay, ito yung shot niya, oh, 15 out of 34 siya sa kaliwa, 44.2%, mataas ha. At puro catch and shoot lang yan mga tol ha. Ayan, ganyan, atinan nyo, 4-3, patay ka dyan. Okay, pa isa, isolation kay Jimmy Santos. Sumuha na sandali lang yung depensa eh, oh. Pinasa kagad kay Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, may junior pa pala, 4-3, patay ka dyan. Siguro mga tol, tansya ko ha, 90% ng tira niya sa kaliwa, puro galing talaga sa ganito mga catch and shoot eh, tsaka mga kickouts eh, no? Na importanteng-importante talaga para sa Miami Heat kasi kung naalala nyo, sino ba yung nawala sa Miami Heat? Eh diba si Biba Max Truss? So kailangan talaga ng shooter ng Miami Heat, patay ka dyan! Kailangan nila ng mga spacer para kasabay ni Jimmy Santos kasi naman tingnan nyo, oh, tri-triple team pa kasi ilalim eh. Kinikaw tuloy kay Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, medyo na pa pala, 4-3, patay ka dyan! At ito mga tol, medyo matangkad to ha, 6-6 to ha. So pinapaposte rin siya ng Miami Heat. Ayun, tinan nyo, oh, mismatch eh. Turn around by the way pa nga, patay ka dyan. Okay, paisa, long hair, labas sa long hair. Ang ganda, oh, pahaba na lang ng buhok. Okay, tinan nyo, ginamit na naman yung pihet sa baygulang na pasabit, all counted pa nga. Ginagawa ng Miami Heat yan kapag nandadaya yung depensa kasi minsan tinatago sa kanya yung mas maliit eh, no. Kaya yan, pinostehan nyo tuloy, easy 2 points na naman yan. At saka isa pa mga tol, no? Marami akong nakita ganito eh, yung nabutata siya. Siguro lagpas na po yung nakita ko, dami talaga eh. Well, medyo normal naman yan sa mga rookies na ganyan. Nag-a-adjust pa kasi sila sa NBA level na depensa. Eh, tinan niya, maos sa pasitan. Kasi mga tol, no? Andun na yung laruan niya, medyo magaling na to eh. Pero syempre, kahit magaling ka pa, iba pa rin talaga yung NBA level. Sa NBA, dadada ka na nga lang, mabutata ka pa yan, ganyan, no? Maos sa pasitan. So yun mga tol, no, rookie of the month pa nga si Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, may junior pa pala. Sa isa, ngayong October to November, 12 points, 3.9 rebounds, 2.5 assists per game ngayong October to November ha. Yung buong average niya this season, 12.1 points, 3.7 rebounds, 2.5 assists, 1 steal, 0.2 blocks, 1.5 turnovers, 52% sa field goals, mataas yun ha. At 38.5% sa 3 points, mataas din sa 27 minutes kada laro. Sa tingin ko ha, solid na numero talaga yan para sa isang 18 pick nung nakaraang draft. Although mga tol, 22 years old na tong batang to ha, medyo may edad na talaga yan para sa isang rookie sa NBA. Pero at least kita naman eh no, talagang pa NBA level talaga tong batang to. At yun nga, sabi ko nga sa inyo, nakikita ko talaga sa kanya yung similarities ng laruan ni Jimmy Santos. Yung buhok lang talaga yung magkaiba eh. Kasi nga, Jimmy Santos, eto ninyo oh, nakuha na yung 13 mat na walang yan, bago ribad na kagad eh. Pero itong si Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques Junior, ay junior pa pala, isponghada ang buhok na walang yan, ganda eh oh. At take note mga tol ha, noong third year na ni Jimmy Santos sa NBA, doon lang siya nagsimula mag-average yung 13 points per game ha. At 40% lang yung sa field goals, ang baba yun ha. Tapos 28% lang sa 3 points. So kung eto, kung nakikita ko si Jimmy Santos sa batang ito, tapos rookie season pa lang niya, eh mataas na kagad yung averages niya. Eh para sa akin, maganda talaga ang magiging future ito sa NBA. Tingin ko mga tol ha, baka next year pa lang, to susunod na season pa lang ha, magiging 18 points per game na kagad yung average niyan. Kung palagi lang siya bibigyan ng maraming minuto ng Miami Heat. Jaime Augusto Sobel de Ayala Jaques
Junior, ay may junior pa pala. Huwag na panghimagas, maglagay yung mga hater ni... Ay, huwag na nga, haba na pangalan eh.